Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang aking reading para sa mga Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Paalala lang, this is general love reading. So bahala ka na kung paano mo ilalagay yung roles mo sa sitwasyon kasi pwede magkapalit-palit yung roles dito, ha? So start na po natin. This is for Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign for the month of November hanggang December 2020. So, start na po natin. Kunin muna natin ang main energy mo, Cancer. By the way, kanina ay na-shuffle ko na po ito. Nare-reshuffle ko lang po ulit. Pwede ka pong hindi makarelate dito, ha. Pag hindi ka nakarelate, ibig sabihin lang nun, hindi para sa'yo yung message na ito. Pero kung makakarelate ka, kunin mo yung mga messages, yung mga advices, dahil pwede makatulong ito sa'yo. Okay, so start na po natin. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Please do like and subscribe to our channel, ha, guys? And ma-appreciate ko po lahat ng comment. For person ni Cancer, please. This is your main energy. I mean, main energy ng person mo is the Two of Swords. And then, your main energy. Okay, your main energy is the Nine of Wands. Kunin po ko rin po yung card para sa deck na ito. For Cancer, please. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Cancer. For Cancer, okay. Hindi ko po ito kukunin. For Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. We have your reconciliation, forgiving, and learning. Oh. And kumuha muna ng card dito bago ko i-start ang reading. What do we have here for Cancer? Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Cancer, please. For Cancer, please. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Hindi ko pa ito kukunin. Two more cards na lang, guys. Para masimulan ko na yung reading. Are you okay, Cancer? Kasi some of the Cancer here, parang medyo mabigat yung emotion na nakukuha ko sa inyo. Okay. Okay, thank you. Okay. For what I can see here, you could be dealing with a Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, with the Six of Pentacles and Nine of Pentacles, Sagittarius with the Temperance, Gemini, Libra, Aquarius with the Two of Swords, and Aries, Leo, Sag with the Nine of Wands. So, yun yung mga nakukuha kong energy na pwedeng yun yung kadil mong person. Pero kung hindi ko nasabi yung zodiac sign, okay lang yan. Kasi this is general reading. So, ang mahalaga naman dito is yung message. With the Two of Swords, I see your person na may kailangan gawing choice or there's a decision na pinagpipilian dito. Could be regarding money, could be regarding relationship. So, meron ditong pinagpipilian na possible I don't know, I feel like this has something to do with your past. Kasi forgiving and learning, I feel like for some of you, meron ditong ex na nagbabalik dito sa person mo. And also, there's reconciliation. So, maaaring meron na silang pagkikita or merong magaganap na reconciliation. And I feel like you're just waiting here sa magiging desisyon nitong person mo. Especially if it has something to do with relationship. As of now, for what I can see here, when it comes to
giving, konti lang yung ibinibigay mo dito sa person mo. Kasi nga, you're not so sure kung ano itong ipapalit niya sa'yo or ibabalik niya sa'yo. And medyo hindi ka, kumbaga, there's this feeling na parang, I would like to get this card. And nakikita ko parang, you're not so sure kasi maaaring may mga kasalanan na rin na ginawa itong person na ito sa'yo. That's why hindi mo maibigay ng buong-buo sa kanya, especially yung pagmamahal mo. Kasi I get this feeling na parang natatakot ka rin masaktan dahil baka maulit-ulit. Okay? But it says here, with the forgiving and learning, parang this is an advice for you. Now, once you forgive, you have to forget also and natuto ka na doon. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Paano mo maibibigay ang buong-buong pagmamahal mo kung hanggang ngayon ay hindi ka pa natatapos sa nakaraan? Totoo bang ikaw ay nakapag-forgive na? Okay, sabihin na natin nakapag-forgive ka na. Pero oo, meron pang mga sugat or meron pang peklat. Kasi once na may ginawang pagkakamali ang isang tao, talagang meron niyang peklat na sinasabi. Na kahit maghilom yung sugat, meron pa rin bakas ng nakaraan. Lalo na kung sobrang lala nung ginawang kasalanan para sa iyo. But with the reconciliation, someone from your past is returning to your life. I would like to clarify that. What do we have here? What is with the reconciliation? For what I can see here, actually, kunin ko lang yung cards for this. What do we have here for reconciliation? Clarification, please. Shuffle ko lang. For Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay. So, by the way, pwede magkapalit-palit yung roles dito, ah. So, pwedeng ikaw itong may choice na kailangan gawain. Ah, hindi ko po kinuha yung kaninang card na nahulog. Kuha lang pa, kasi ano po, I only need one. Oh, see, ang dami yung lumalabas. What do we have here for Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign? Para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign? Kaya magbigay. Are you sure? Okay ka na ba? Oh yes, thank you. Calling in your soulmate, your prayers, affirmation, and visualization help you bring together. It says here, I don't know, kasi for what I can see here, all you have to do is pray. Kung merong bumabagabag sa iyo, kung merong bagay na naiisip ka pa, especially dito sa nakaraan mo, just pray. Pray for it. With the Six of Pentacles, for what I can see here, yung person mo naman is willing to give you kung ano man yung pagkukulang niya, yung pagkakamali niya, willing niyang ibigay ulit sa iyo or willing niyang punan ulit yung pagkukulang na hindi, kumbaga, kung siya ay may pagkakamali, nakikita ko dito na ibinibigay naman niya na lahat sa ngayon. Kumbaga, kung ano yung pagmamahal na binibigay mo, yun din ang pagmamahal na binibigay niya. So, kung ikaw ay nagbibigay ng kulang, ay malamang kulang din ang ibinibigay niya sa'yo. So, parang nagiging, kumbaga, tama lang yung energy niyo sa isa't isa sa ngayon. Pero kung gusto mo ng lubos-lubos ang pagmamahal from this person, all you have to do is to forgive and forget and also learn kung ano man yung pagkakamali na yon at yung syempre kung ano mga kailangan mong gawin para mas lalong mag-work yung relationship niyong dalawa. Okay, let's see. What do we have here for Cancer? Let's get more cards. For Cancer, please, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay, thank you. Judgment.
Six of Cups. Nine of Wands. Magician. Could be dealing with a Cancer, Scorpio, Pisces. So yun po yung nakuha ko dito. Also Aries, Leo, Sagittarius, the Nine of Wands. Okay, parang gusto kong kumuha ng cards for dito sa deck na ito. For Cancer, please. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay, thank you. Okay, for some of you, there's a third party relationship na nangyayari dito. So, maaaring yung choices is with regards to this third party relationship. So, maaaring ang pinagpipilian ng person mo. Bale, pwede magkapalit-palit ang rules dito. Ha? Alam mo kung ikaw itong may kailangan pagpilian. Ibig sabihin, ikaw yon. So, meron ditong kailangan pagpilian. Could be another person. So, pwedeng third party or three persons ang involved dito. Okay? So, for what I can see here with the Three of Swords, maaaring kasi medyo matagal na yung pinagsamahan nyo nitong person na to and marami ng pera ang naaksayan nyo dito. Kumbaga medyo malaki na yung foundation nyo. And for what I can see here, your person would like, the choice is with regards family and the soulmate connection. I can feel a deep soulmate connection here with the Judgment. So maaaring this person, yung person mo currently is working on this decision kung saan ba siya mag-i-stay. Kung dito ba sa soulmate niya, okay? Or dito sa marriage na ito. Kung walang marriage involved, possible may children involved dito. And medyo matagal na yung pinagsamahan nyo, medyo nag-deepen na yung level ng inyong commitment. And ayun nga, nahahati doon sa decision na yon. Pero for what I can see here, I can feel that if you are the one na connected dito sa person na ito, which is already married, maaaring I'm sorry ha, pero ang nakukuha ko kasi sa side mo is actually you are the one with the children or yung child dito sa person na to. And ang nangyayari dito is that it felt like you're not allowing the other person na makapunta sa inyo, or you know, you're just feeling or you're just waiting here na parang maggawa ng wrong movement, and it felt like hindi ka okay dito sa connection niya with the other person and you are in deep pain. So yung emotion mo ngayon is sobrang down kasi may nagbabalik na person dito sa person mo, which is not welcome para sa iyo, lalo na kung meron na kayong pagsasamang, kumbaga meron ng mga children or batang involved dito. That's why parang hindi mo siya pinahihintulutan makapasok or makapagkaroon ng connection. Sabihin lang, may connection sila pero hindi ka nagiging welcoming as a partner. And you see what I can see here, pwedeng yung kakonect niya, pwedeng nagkaroon na rin sila ng relasyon nito or currently may relasyon sila na hindi mo nalalaman. And with the Magician here, I can feel that whatever you're feeling right now, maaaring meron ka ditong mga nararamdaman or may mga nasasabi sa iyo or may mga nalalaman ka. So it felt like hindi mo ipinapakita yung totoong emotion mo. For what I can see here, maaaring ipinapakita mong masaya ka, okay ka, stricto ka, pero deep inside, I know that you're in pain, na medyo nasasaktan ka pa, especially dito sa nakaraan itong person mo, or dito sa kakonect niya ngayon. Of course, you're jealous. For what I can see here, you're really, really jealous. And for what I can see here, actually, yung connection niya sa'yo, you're just like an option. I'm sorry to say, pero yung person mo is much concentrated sa inyong family. Nandun yung focus niya, nandun yung choice niya. Pero actually, yung emotion niya, mas matibay pagdating doon sa kabila. And also,
For what I can see here with regards to connection, kung halimbawa ay yung person mo ay kakonect naman itong person na to, tsaka ka lang niya i-chat or i-coconnect pag wala yung other person involved, or pag halimbawa busy yung other person, hindi niya makausap. Kumbaga yun ang nakikita ko dito for some of you, hindi naman sa lahat. So parang nangyayari niyan, eh nagiging second option ka lang talaga dito. So let's see, what do we have here for Cancer? Could be dealing with a Virgo Leo here. For Cancer, please. Page of Wands. Okay, Knight of Swords. Libra, Aquarius, Gemini, Leo, Sag, Aries, and Virgo. So, yun po. Kuha pa ako ng isang card. True love. This is the romance of a lifetime. Kung ikaw tong may decision na kailangan gawin here, all you have to do is to think about buhay mo yan eh. Don't think about, I mean, of course, think about the children. Pero, when the right time comes, makikita at magkikita kayo nitong person mo na ito eh. Kung ikaw to. Kasi pwede magkapalit-palit yung roles. I hope na nagigets nyo, ha? Kasi, pagka ganitong medyo nalilito ang ibang viewers natin, especially kapag may third person involved. So, alam mo yun kung ikaw yung may decision na kailangan gawin. Kung ikaw yung may decision na kailangan gawin, the advice here is to take it slow. Medyo maghinay-hinay ka muna. Oo, maaaring gusto mo nang sumugod, gusto mo nang gumawa ng movement. Pero it says here, huwag kang magpadalos-dalos, especially if there are children involved. With the Hermit, focus on your self. Mag-focus ka muna sa iyong sarili mo instead of focusing on this love, kasi maaaring meron ngang mga maaapektuhan and hindi dapat padalos-dalos. Oo, decision mo yan. Oo, yan ang gusto. Kumbaga, buhay mo yan eh. The children will grow and time will come. Aalis din sila sa poder mo. Pero, huwag mo namang biglain. May procedure, may tamang proseso, may reconciliation here. So, maaaring mangyari talagang itong katapusan na ito and another new beginning with this person, which is your soulmate. Because kahit ilang years pa yung dumaan sa inyo, this is your true love. And hindi talaga maiaalis yun doon. Okay. Pero if you are the person who is, you know, maaaring may alam mo naman na yung person mo is already connected with this other person involved here. For what I can see here, let go. Let go. Why? I see another person here na on your side. Na dadating eh. May dadating pa rin eh. Pag pinigilan mo itong person na ito, I mean, pag inalis mo na siya sa buhay mo, may dadating din naman sa yung bago. With the Page of Wands and Knight of Swords. Very young energy. So, hindi pa natatapos ang lahat. Oo, masakit, mahirap. Pero mas mahirap yung mabubuhay ka na merong kasinungalingan o nabubuhay ka sa alam mo may itinatago or patuloy ka lang masasaktan. Kasi when you're dealing with the soulmate, mahirap pong kalimutan yan. Could be a twin flame energy here. Mahirap pong tapusin yon. Kasi soul contract na po iyon. And mahirap mong kalaban mo. Limbawa, ikaw yung other person and yung choices is yung soulmate or ikaw. Mahirap mong kalaban ng soulmate. Dahil even other lifetimes or even ilang years pa ang dumating, medyo iba talaga ang feelings. See the strength? This could be pertaining to the emotion. This is the whole person. Yung person mo, eto siya, buong buo. And this is the Leo, I'm sorry, this is the other side, which is your side, and this is yung person. Kumbaga sa heart, ito lang yung parte mo. Gusto mo ba yon? And with the, can you see the infinity sign that signifies marriage? So,
Maaaring you're just married to this person, may hawak kang papel, pero doesn't mean sa buong buhay niya ay mamahalin ka niya. So all you have to do is to let go. So yun po ang advice for you. So thank you for watching, Cancer. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot. And maraming salamat po.